إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. Pinapasalamatan natin siya at sa kanya lamang tayo humihingi ng tulong. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapasakay niya muli propeta na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, magandang araw po. Ngayong unang araw sa buwan ng April 2023 at ikasampung araw naman natin sa buwan ng Ramadan ngayong taon na to. Dalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na nawa ay tanggapin sa atin lahat ng ating mga mabubuting gawa, ating mga pagsisikap at pagsasakripisyo dito sa unang ikatlong bahagi ng buwan ng Ramadan, nakaka-1/3 na pala tayo po. At dalangin natin sa ating Panginoon ang maawain, ang mahabagin na nawa ay pangalagaan niya tayo na tayo ay nasa manatiling o manatili sa maganda at malusog na pangangatawan, malayo sa anumang hirap at karamdaman at nasa payapang kalagayan palagi. Mga minamahal kapatid sa pananampalataya, bilang bahagi po ng ating programa o yung araw-araw na ating ginagawa bago tayo magsagawa ng iftar, yung nalalabi natin na sandali na nandito tayo sa loob ng tent ng PACO ng Islamic Cultural Center during the month of Ramadan ay inshallah magbibigay tayo ng mga paalala, mag-aaral tayo sama-sama ng mga kapakinabangan na inshallah ay ating matututunan sa mga ibinabahagi natin po tuwing hapon bago tayo mag-break ng ating fast. Ngayong araw po ay tatalakay natin ang tauhid. Kung saan ito ang karapatan ni Allah sa mga alipin niya. Ang tauhid, ito ang karapatan ni Allah mula sa kanyang mga nilikha. Ito yung pangunahing bagay na dapat matutunan ng bawat Muslim at dapat malawakan o malalim ang pag-aaral na ginagawa ng mga Muslim matagal man sa Islam, ipinanganak man sa Islam, lalong-lalo na po yung mga bagong Muslim, lalo na sa panahon natin ngayon na nagkalat ang napakaraming fitna, napakaraming mga mangangaral na nag-iimbita sa pintuan ng Jahannam, sa pintuan ng Paraiso. Kaya kapag ang isang Muslim ay hindi maalam at hindi marunong sa kanyang reliyon o pananampalataya, maaari siyang maligaw. Kaya nga marapat na ating pag-aralang mabuti yung pangunahing itinuturo ng ating pananampalataya. Kumbaga, sa lahat ng mga bagay na dapat nating matutunan at marinig sa katuruan ng Islam, ang tauhid ang pinakapuso. Ito yung pinaka-sentro po ng dapat na pag-aralan. Unang-una ulitin ko, lalong-lalong na po sa mga bago. So, ang ating paksa ay ang tauhid, Islamic monotheism, kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At itong salita na to, o yung kaisahan na yun ni Allah sa mga bagay na may kinalaman sa Kanya, ito ang pangunahing karapatan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa Kanyang mga nilikha mula sa atin po. Actually, alam natin lahat na ito ang pinaka main reason o pinakadahilan kung bakit tayo nilikha. Ang pinakadahilan ng pag-exist ng lahat ng nilikha, lalong-lalo na tayong mga tao dito sa ibabaw ng lupa, walang iba kundi ang tauhid. Tulad ng sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng ating tagapaglikha, hindi ko nilikha ang mga jin. Ang mga jin sila yung mga unseen na mga nilikha. Sinasabi natin sa wikat Tagalog, yung mga engkanto. Dito nagmula ang lahi ni Iblis. O siya ang pinakapinuno
ng lahi ng mga jin o ng mga engkanto, si Satanas. Yung tinatawag natin na Satanas o si Iblis sa Arabic. Then, ang ins, ang tao, tayo po yun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dito sa ayan na to, hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao maliban sa pagsamba sa akin. Dapat malinaw po yun sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa ating mga Muslim. Tayo ay nilikha ni Allah, tayo ay nag-i-exist, tayo ay alipin ni Allah, nandito tayo sa ibabaw ng lupa, walang ibang hamarin o adhikain, kundi ang sampahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng mag-isa lang. Sa mga non-Muslim po, magulo at malabo o hindi malinaw sa kanila yung kanilang goal o yung dahilan ng pagkakalikha sa kanila, yung purpose of life. Kaya kapag magtatanong kayo ng 100 non-Muslim at itatanong natin yung iisang tanong, bakit kayo nandito sa lupa o ano yung purpose ng buhay, bakit kayo nilikha, makakarinig kayo ng 100 na iba't ibang sagot. Maaaring sabihin ng iba, para mamuhay, para sumaya, para magkaroon ng asawa, magkaanak, kumain, matulog, maglibang. I mean, magkakarinig kayo ng 100 iba't ibang sagot. Pero magtanong kayo ng Muslim po, 100 o kahit lahat ng Muslim sa buong mundo, tatanungin natin kung ano ang dahilan, kung bakit tayo nilikha, isa lang ang isasagot. Kasi yun ay pamantayan at turo sa atin sa Quran, sa ayan na to, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga tao at ang mga engkanto maliban sa pagsamba. Kaya nga tayo nag-Muslim para sumunod, sumuko at sumamba kay Allah. Kaya tayo nagsasala pagsambayin kay Allah. Kaya tayo nag-aayuno para sambahin si Allah. Kaya tayo nag-aaral para sambahin si Allah. Kaya tayo umiiwas sa shirk, sa alak, sa pagsusugal, sa pangangalunya para sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng makikita nyo nakaturuan sa Islam, lahat ng mga larawan namin ay puro pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nakikita nyo po, nakita ng mga Muslim yung purpose ng kanilang pagkakalikha. Nakita natin bilang mga tapat na Muslim yung purpose ng pagkakalikha sa atin. At di katulad ng pananong ng iba na alam nyo yung iba, walang pakialam eh. Nabubuhay, umiinom, kumakain, nagtatrabaho, matutulog, nagtrabaho ulit, gigising, tatanda, mag-aasawa, magkakaanak, mamamatay, at the end, hindi nila alam kung saan sila papunta. Hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila dito sa mundong ito. Kaya makikita nyo, walang matuwid na tinatahak, kumbaga. So tayo mga Muslim, kahit nagsasakripisyo tayo, kahit maraming mga pasanin na mga uri ng pagsamba, mga bagay na dapat tayuan, dahil alam natin yung purpose natin po, at alam natin kung saan tayo papunta. Actually, ulitin ko lang, itong ayan na to, tuwing naririnig ko, tuwing nililecture ko, o ipinabahagi ko sa mga kapatid, lagi kong naalala yung kwento ng isa sa mga kilalang na tagapagturo dito sa Saudi Arabia. Ang pangalan niya si Sheikh Said hindi ko na masyadong matandaan. But anyway, yung kwento niya po, may kinalaman dito sa ayan na to, daanan lang ulit natin. Kasi ito yung Sheikh na to, Sheikh Said al-Biskar Al-Kahtani. Nagtuturo siya, isa siyang guru, nagpagturo din siya ng Islam. So nagtatravel siya, I think from Abha yun. So may mga pagtuturo siyang ginagawa sa Makkah. So one time sabi niya, habang ako ay nagbubiyahe, nakasakay ako sa aking kotse, nakita ko nagbiblink na yung gasoline, yung gasolina. So yung malapit na maubos. Then sabi niya, naghanap ako ng pinakamalapit na gasoline station. Sabi niya, nung huminto na ako dun sa gasoline station, binaba ko yung bintana. Binuksan ko yung bintana ng sasakyan ko. May maliit na bakala dun sa bandang unahan. At may mga malalaking speaker. Na kung saan sabi niya, dumadagundong yung music. Yung nagtitinda. Nagaling sa, hindi na diba pagdating ko sa bansa, alam niya naman kayo, para diba ng mga nagtitinda sa mga bakala rito kung saan sila galing na bansa. Ang importante sabi niya, nagpapatugtog ng napakalakas na musika, and then yung speaker dun sa labas ng
nung pakala ay napakalakas. Nasabi niya halos sumasayaw yung buong kapaligiran. Sumasayaw, sabi niya yung sasakyan ko, sumasayaw yung gasoline station. So, sa Islam, meron din tayong tinatawag na al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. May katuruan sa atin sa Islam na kapag nakakita ka ng na dapat lagi tayo nagtuturo ng mabuti, at kapag may nakita ka na mali o masama, ay itama mo sa abot ng iyong makakaya. Anyway, to make the story short, pumasok dun sa loob ng bakala yung nasabing chef. Alam niyo, may mga itsura ng mga chef dito, and then mahaba yung balbas, maikli yung mga loob. So nung papasok na siya, nagsarap siya, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakita siya agad doon nagtitinda, natakot, pinatay yung ano, yung music, o hininaan. Then sumagot yung nagtitinda, sabi niya, parang nahihiya, alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Walang ibang sinabi yung siya. Sabi niya, Muslim, tinanong niya kung Muslim yung nagtitinda, yes, Muslim po. Sabi niya, ya akhi, meron akong babasahin sa Quran. Sabi niya, law tafaddalta akmilil ayah. Sabi niya, meron akong babasahin sa banal na Quran kasi alam ko Muslim ka at alam ko nakabisado mo to. Dugtungan mo lang. Sabi nung chef, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Sabi nung chef, hindi ko nilikha ang mga tao at ang mga ikanto maliban sa. Sabi nung tao, sumagot agad, illa liyakbudun, illa liyakbudun. Sabi niya ganun. Ibig sabihin, hindi ko nilikha ang mga ikanto at ang mga tao maliban sa sumamba sa akin. Yun sinabi ni Allah. Sabi ni Sheikh, sigurado ka? Sabi niya, tanong ng Sheikh yung nagtitinda, titindero doon sa bakala. Sabi niya, sigurado ka ba? Nakatitiyak ka ba? Na yan yung karuktong ng ayah, illa liya'budun. Opo, sabi niya, 100%. Kabisado ko po yun, yan po yung nilalaman ng ayah. Sabi niya, baka mali, baka illa liya'budun. Di ba sa Arabic mag-crime, illa liya'budun, illa liya'budun. Pero magkaiba yung meaning. Yung ayah, illa liya'budun, hindi ko nilikha, sabi ni Allah, hindi ko nilikha ang mga tao at ang mga engkanto, maliban na lamang na sambahin nila ako. Illa liya'budun, hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao, maliban sa maglaro. Magkaiba, yung isa upang sambahin si Allah, yung isa para sa paglalaro. Tinanong ulit ng Sheikh, sigurado ka ba na yung karuktong ng ayah ay illa liya'budun o illa liya'budun? Sabi niya, 100% po, miya-miya. Illa liya'budun. Sabi niya, mahal na kapatid. Sabi niya, tatanungin kita, ha? Yung ginagawa mo, sabi niya, pagdating ko rito kanina, pag pumasok ng sasakyan ko, sabi niya, narinig ko mula dun sa napakalaking speaker na nandiyan sa harapan ng tindahan mo, gumadagon doon yung napakalakas na tunog ng musika na nagsasayaw yung buong gasolinahan, nagsasayaw yung sasakyan ko, pati itong tindahan mo. Ngayon sabi niya, sabihin mo sa akin, yung ginagawa mo, illa liya'budun wa illa liya'budun. Ganon sila magturo. Hindi nila pinapahiya yung mga tao. Pinakausap nila ng mabuti, pinapakaralan, and then, tinuturo sa kanila yung tama. Sabi niya, sabihin mo sa akin, yung ginagawa mo kanina, para masambahin si Allah o para maglaro? Sabi niya, napahiya na lang yung tao, nakayoko na, sabi niya, para maglaro po yung ginagawa niya. Sabi niya, alam mo ba na ipinagbawal ni Allah sa Islam yung mga ganyang gawain? Nanangapiran yung tao eh. Sabi niya, Chef, actually, isa po ito sa mga pinagkakakitaan ko. Nag-itinda daw siya ng mga tape o CD na naglalaman ng mga musika, music, mga Arab na kanta, para dagdag kita. Tinanong siya nung Chef, Tay, naniniwala ka ba na ang nagtutustos sa'yo, na ang nagbibigay ng lahat-lahat sa'yo ay si Allah o yung mga tinitinda mo rito sa loob ng tindahan? Sabi niya, si Allah po. So sabi niya, paano nangyari na sinasabi mo na ikaw ay gusto mong kumita, gusto mong kumbaga mabuhay nang galing sa mga ipinibiyaya sa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan na haram, sa pamamaraan na mali. Kumbaga, to make the story short, sabi na lang nung
mga ipapayo niyo na lang sa amin. Humingi ng payo ang tao. Sabi niya, ang gawin mo, sapagkat lahat ng tao na bibili ng mga tinitinda mo rito, ng mga tape o CD na naglalaman ng kanta, lahat ng makapakikinig at lahat ng makikinabak ay ipapatong sa mga masasama mong to. Gusto mo ba yun na makita sa araw ng paghukom? Sabi niya, sige po, sabi niya, aalisin ko na lahat, itatapong ko na, tatanggalin ko na. Then sabi ka, story siya, umalis yung siya. Anong pangyayari na yun? Kinalimutan na niya yung senaryo o yung pangyayari na yun na naganap. Then dumaan yung matagal na panahon ko, I think mga kalahating taon o mga 6 months. Doon din sa design na daan na dinadaanan ng chef, naalala niya, gusto niya nasadyain na bisitahin yung nasabing gasoline station after 6 months. Kung totoo ba na inalis na nung nagtitinda doon yung malaking mga speaker sa harapan ng tindahan niya at yung mga tinitinda niya na harap. Pagdating nung siya sa nasabing gasoline station, medyo nanibago siya kasi iba na itsura. Hindi na maliit na bakala. Supermarket na, malaki na. Then, sinadya niya na pumasok dun sa loob. Nakita niya sa malayo, yung nagtitinda, yung design na nagtitinda pa rin noon, yung kinausap niya. And then, umapalapit siya, sinabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakita siya agad ng ano, ng lalaki, yung nagtitinda. Sabi niya siya, kung makakalaktong jin na walin sa, sabi siya na gano'n, takbo agad yung lalaki. Sinalubong siya, ilaliyak mo dun, tapos sinahalikan yung ulo ng siya. Sabi niya, alam niyo po, sabi niya, mula nung kayo ay napadaan dito ng mga nakaraang buwan, naalala kong naalala niyo pa, hindi naabutan niyo yung malalaking speaker sa labas ng maliit na bakala namin dati. Then, sabi niya na pinangaralan niyo ko na alisin yung mga harap na itinitinda ko dun sa loob ng aking tindahan. Inalis ko po talaga. Unang-una sa takot yung malala at pangalawa sa magandang payo siya sa akin. At nakita niyo naman po, sabi niya, dumating yung napakaraming biyaya sa akin. Yung dating maliit daw niya na bakala, naging supermarket na. Ganun ang nagagawa ng mga tao na ipinaiiral yung ganap na pagkatakot kay Allah. Hindi niya inalis yun dahil nahiya siya doon siya o hindi niya inalis yun dahil sa takot niya doon siya. Inalis niya yun dahil alam niya na yun ay pinagbabawal at kinamumuhian ni Allah ang kanyang Panginoon. Sabi niya na subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا خَلَقَ وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ito, lagi natin pinapakaran sa mga kapatid natin. Minsan may magtatanong, meron po akong napasukan na trabaho kaso pinapaalis sa akin yung aking balbas. Sister na pumasok sa isang kumpanya o trabaho, sabi nga nun, tatanggapin ka namin, alis, hindi ka maghihijab, bawal dito yung nakahijab. So, lagi na lang sinasabi ko, may matatagpuan po kayo na trabaho na mas maayos o sabi natin na kahit hindi ganyan kaganda o dyan sa kumpanya na gusto nyo, pero maipamumuhay nyo yung inyong pagiging Muslim, yun yung pinaka-the best. At ang nagbibigay sa atin ng provision, ng biyaya, hindi naman yung mga tao, hindi naman yung kumpanya, hindi naman yung galing natin o yung kakayanan natin o yung pinagtapusan natin. Ang daming inhinyero, ang daming doktor, ang daming guro, ang daming nurse, wala namang trabaho. Mas magaganda pa yung trabaho at magaganda pa yung buhay ng mga tao na hindi naman nakapag-aral. Wala yun sa pinag-aralan kung minsan. Okay? Nandun yan sa pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa ibibigay niya ng biyaya, lalo na kung gusto mong mamuhay sa pamamagitan ng parangal at tamang pamamaraan. Sabi niya subhanahu wa ta'ala, sino man ang magkaroon ng ganap na takot sa kanya. Sabi niya, ay bibigyan siya ng biyaya nang hindi niya nalalaman kung saan nagmumula. Pagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamayari ng lahat ng nasa kalangitan at nasa kalupaan. Pag-aari niya ito lahat at ibinibigay niya ang kanyang paghahari at ang kanyang yaman sa sino man na kanyang naisip. Anyway, isa lamang po yun sa mga pangunahing dahilan ng pagkakalikha sa atin. Katulad ng binanggit natin yung kaya na yun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang talata, ang topic na tinatalakay natin po sa mga kapatid natin, kung may mga kababayan tayo na mga non-Muslim, yung pa ay ang pangunahing katuruan o ang pinakapangulo, pinakamataas sa lahat ng katuruan sa Islam. Tinatawag po yun sa Arabic na Tauhid. Ang Tauhid ay ang kaisahan ni Allah sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Kanya at lahat ng uri ng pagsamba na dapat iukol lamang sa Kanya.
Katulad nga binanggit ko, ang nilikha niya Allah subhanahu wa ta'ala ang tao dahil dito po, dahil sa tauhid, upang sambahin siya at mag-isa lang. Kaya sa ibang mga talata, sabi pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan anibudullaha wajtanibu al-tagut. Tunay na nagpadala kami sa lahat ng henerasyon ng sugo, propeta, na ang pangunahing utos ay sambahin nyo lamang si Allah at taywan nyo ang lahat ng mga sinasamba pa bukod sa Kanya. Isa pa rin sa mga pinakadahilan, hindi lang yung pagkakalikha sa tao, ay dahil dun sa tauhid o yung Islamic monotheism, kabilang pa rin doon, isinugo ang lahat ng mga sugo at propeta. Mula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moises, kay Jesus, hanggang sa huling propeta ng si Muhammad. Sila ay iisa ang mila, iisa ang kanilang relihiyon, iisa ang Diyos na sinasamba nila. Yan ay si Allah. Isinugo sila para ituro sa mga tao ang tauhid. Para ituro na meron lamang nag-iisang Diyos na dapat sambahin. Yun yung unang utos. At yung unang pagbabawal, ipinagbawal nilang lahat na layuan ang lahat ng iba pang sinasamba o itakwil ang lahat ng iba pang sinasamba bukod kay Allah. Kahit ang Old Testament, ang New Testament, ito ang pangunahing turo. Halimbawa sa Old Testament, may mga talata doon na sinabing ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa, wala nang iba. Sa iba pang talata, sa Old Testament to, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon sa Old Testament pa rin, ako ang una at ako ang huli at liban sa akin ay walang ibang Diyos. Kung pupuntahan natin yung bagong tipan o yung New Testament na tinatawag ng mga Kristiyano, ito ang pangunahing utos din, tauhid. Sinabi ni Jesus, sabi niya, sumagot si Jesus, ang pangulo o pinakapanguna sa lahat ng mga utos, dinggin mo o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. And then, sa iba pang mga talata, sa New Testament pa rin, sinabi doon, sapagkat may iisang Diyos, may iisang tagapamagitan sa Diyos, sa katuruan ng mga Kristiyano to, ha? At sinabi, ang taong si Jesucristo, napakalino nung binanggit, ang taong si Jesucristo. Ang tinutukoy natin dito, ba natin binanggit to, gusto natin linawin na hindi lamang sa Quran, itinuturo yung pangunahing turo ng lahat ng mga propeta yung tinatawag natin na tauhid. Sa halip, maging sa mga naunang libro na dala ng mga naunang propeta, ito ang unang turo. Bago pa magutos ang Diyos na huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanaka, huwag kang magsisinungaling, yung pinaka-importante, yun ang dapat nating matutunan. Sapagkat dun sa tinatawag natin na paniniwala at tamang paniniwala sa Diyos, doon nakabatay kung magiging tama ba yung ating pagsamba. Kasi kahit na anong hirap at sakripisyo ng ginagawa nating paglilingkod o pagsamba o pagdarasal o anumang uri ng mga pagsamba na ginagawa ng mga tao sa ibang pananampalataya, kung mali yung ating Diyos na sinasamba at kinikilala, kailanman hindi magiging tama yung pagsamba. Totoo po yan. Halimbawa, alam niyo yung case ng mga taong tumakas sa mga amo? Alam niyo yung mga case ng mga taong nagtatrabaho ng illegal na hindi dun sa kanilang mga totoong employer? Sa lahat ng bansa, tingnan niyo, paghahambing lang to, sa lahat ng bansa, ito ay maituturing na crime, kasalanan. Kahit dito sa Saudi Arabia, di ba mahigpit ang Saudi Arabia ngayon? Kahit kayo po, baka may mga nakaranas sa inyo. Pinagbabawalan tayo ng ating mga employer na maglingkod sa iba. Tama po ba? At kapag kayo sabi niya na huli, habang kayo ay nagtatrabaho sa iba, anong dadanasin niyo po? Anong katapat? Parusa, di ba? Pwede kayong makulong. Pwede kayong parusahan ng company ninyo. Hindi kayo pasweldo eh. Pwede kayong ma-deport. Maraming kaharapin na problema. Tingnan nyo po ah, yung mga tao na naglilingkod dun sa hindi nila tunay na employer, kahit gano'ng kaganda yung kanilang servisyo na ibigay, kahit gano'ng kagaling yung pagsasakripisyo na kanilang gawin, mali pa rin. Naintindihan nyo po ba? Hindi tama, kasi mali yung pinaglilingkuran. Ganun din naman sa pagkilala natin sa Diyos.
Kahit gano'ng kaganda yung pagsamba natin, yung pagsusumamo natin, pagdarasal natin, mapudpud man yung tuhod mo ng kaluluhod at maglalakad ka mula doon sa pintuan ng simbahan hanggang doon sa altar, hindi papasanin mo lahat ng krus sa mundo tuwing mahal ng araw, magpapapako ka sa krus. Kung mali yung Diyos na sinasamba mo, walang kwenta po yun. Maniwala kayo, hindi yun tatanggapin kasi mali yung ating pinaglilingkuran, mali yung ating sinasamba. Samantalang sinabi na ni Jesus, pakinggan mo o Israel, ang ating Diyos ay iisang Diyos. Tinuturo niya yung mama na nasa langit. Si Allah yun yung tinutukoy natin sa Islam. Yan ang turo ng lahat ng mga propeta mula pa kay Adam. Si Abraham, si Noah, si Moses, even yung pinakahuling propeta na si Muhammad alayhi salatu wasalam. At ito nga ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala o ng Diyos mula sa atin. Makatarungan po ba na binigyan tayo ng buhay ni Allah? Araw-araw tayong pinapakain, araw-araw tayong pinapainom, dinadamitan, binibihisan, pinapangalagaan, at ibinibigay ang lahat ng meron tayo, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung bibilangin mo ang biyaya ng iyong Panginoon, hindi mo kayang bilangin. Alhamdulillah, parang lahat sa inyo rito nakakita, malinaw yung paningin ninyo, nakakalakad kayo po, nakakapagsalita kayo, nakakarinig kayo. Papayag ba kayo na halimbawa sabihin, papalitan, bibili ko yung isang mata mo ng 1,000,000 riyal, ipagbibili nyo ba? Ipagpapalit nyo po ba yung paningin ninyo na nakakakita kayo ngayon at babayaran kayo ng 1,000,000 riyal? Ipababayaran po. Anong halaga ng 1,000,000 riyal? Last week, hindi mo naman makikita yung mundong ito. Naintindihan nyo po? Sabi niya, babayaran ko yung isang paa mo, puputulin namin. Isang paa na lang yung matitira. 1,000,000 riyal din. Papayag ba kayo po? Yung mga biyaya na yan na nasa atin, galing lahat yan sa Diyos. Galing yan kay Allah. Siya ang nagbigay sa atin. Siya yung nangangalaga. Araw-araw, lumalakad tayo sa mundong ito, naninirahan tayo, hindi tayo pinagbabayad. Pinakikinabangan natin yung hangin, yung araw, yung tubig. Sinisigil ba kayo ni Allah po? Meron ba kayong binabayaran doon sa mga biyaya na natatamo natin araw-araw na yan? And then, makatarungan ba na after kanyang buhayin, bigyan ng buhay, pakainin, painumin, damitan, pangalagaan, pupunta ka sa harapan ng kahoy na to, o ng plastic na to, o ng bakal na to, doon ka magsusumamo, magpapatirapa, maglululuhod. At doon ka mananalangin, doon ka magpapasalamat. Di kayo po yung sumagot, tama ba yun? Actually, nilabag ng marami sa mga tao yung kauna-unahan utos ng Diyos kahit sa Biblia. Bakit ganun na lamang yung aming panawagan at pag-iimbita sa Islam? Kasi ito yung relihiyon na dala ng lahat ng mga propeta. Yung unang utos po sa Old Testament, kung maaalala nyo, may kinalaman dito sa mga talatak na ito na binabasa natin sa Quran. Ang sabi doon, i-remind nyo po ako, baka mali yung pag-quote ko ha, na iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala si Prophet Moses at yung kanyang mga kababayan. Matapos silang iniligtas kay Paraon at yung kanilang mga, yung kanyang mga kawan. Anong sabi ng Diyos? Ako ang inyong Panginoon na naglabas sa inyo mula sa bayan ng Ehipto. Huwag kayong maglalagay ng Diyos-Diyosan sa aking harapan. Huwag kayong maglalagay ng anumang bagay na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig, lalagyan nyo ng larawan. At sasambahin nyo kaagapay ko, I am a jealous God. Sabi niya, ako ay mapanibugong Diyos. Amen! Amen! Seryoso kayong masyado eh. Masyado ang seryoso. Mga ka-alien niya, mga ka-alien. Ito to po. Ngayon, ilagay niyo yung sarili niyo po. Nandun ba kayo sa turo ng mga propeta na yun na ang sinasamba niyo, yung tunay na Diyos na nasa langit? O binigyan nyo ng larawan, sa larawan ng isang tao, katulad ng ginawa ng mga Buddhist, na ang pag-aakala nila yung Diyos na makapangyarihan na nasa langit ay nagkatawang tao sa larawan, ikaw ang tama Buddha, kaya sinasamba nila yun. O katulad kayo ng mga Hindus, na ang kanilang pananaw, na ang Diyos ay nasa larawan ng isang hayop, at yung Diyos na makapangyarihan sa langit ay sumalig dun sa larawan ng isang baka, kaya sinasamba ng mga Hindus yung baka. O kaya ay nasa larawan ng isang kahoy, ng isang bato, even ng Christianity po. Hindi kami nagsasalita rito para
let's say na humihingi na ako na ng paumanhin na hindi kami nagsasalita rito para siraan o pulaan o magsalita again sa reliyong Kristyanismo. Actually, dati po ako Kristiyano. Kaya lang, pinag-aaralan natin ito kasi karapatan ko ng Diyos, karapatan ko ni Allah, ito yung turo ng mga propeta, doon namin kayo inimbitahan sa reliyon na dala ni Jesus. Ang mga Kristiyano, they believe na yung Diyos na makapangyarihan sa langit, si Allah, yung Ama, nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus. Di ba? Ganoon naman yung pananaw eh. Nasa katauhan ng santo, ng santa, ng mga sinasambana natin na nandun sa loob ng simbahan. Yung mga puon na tinatawag. Samantalang ipinagbawal ng Diyos matagal na panahon pa. Wala pa si Jesus. Wala pa si Muhammad. Huwag kayong maglalagay ng Diyos-Diyosan sa aking harapan. O anumang bagay na nasa langit o nasa lupa. Bibigyan niyo ng larawan at sasambahin niyo ang paagapay ko. Sabi niya, ako ay mapanibugo na Diyos. Sabi niya, Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Sambahin niyo lamang si Allah, huwag kayong magtatambal sa Kanya ng anuman. Sa ibang talata, kul ta'ala wa'adlu ma harrama rabbukum alaykum. Sabi niya, Allah subhanahu wa ta'ala, hali kayo at babasahin ko sa inyo ang mga ipinagbabawal sa inyo ng inyong Panginoon. Unang-una na ipinagbawal ni Allah sa Quran. La tushriku bihi shay'an. Huwag kayong magtatambad sa Kanya. Huwag kayong maglalagay ng sino man o anuman, anghel man niya na nasa langit, ang araw, ang buwan, ang mga bituin, o anumang nasa lupa, tao man yan, kahit yan ay propeta, kahoy, bato, apoy, hayop, tubig, whatever. Nasasambahin nyo kasama ng pagsamba nyo sa Diyos. Yan ang pinakamumuhi at pinakapupuot ni Allah. Ma-after kanyang buhayin, di kain, pakainin, painumin, tapos sa iba ka lalapit at sa iba ka magpapasalamat, sa iba ka sasamba. Hindi yun makatarungan. Hindi natin na ibibigay yung karapatan ng ating tagapaglika. Kaya masabi natin, kahit gano'ng pakaganda yung pagsamba na gawin natin, kung mali yung sinasamba natin, hindi yan magiging tama at hindi yan tatanggapin. Meron mga katuroan din si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na may kinalaman dito po. Isang araw, kasama niya yung isa sa mga sahaba, si Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu. Sabi nito si Mu'ad na apostol, sabi natin na sahaba ng mga rasul ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Sabi niya, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Sabi niya, isang araw, nakaangkas ako, nakasakay ako sa likuran ni Propeta Muhammad habang kami ay nakasakay sa isang asno. Si Propeta Muhammad, napakamababang loob, down to earth na uri ng tao na propeta. Sumasakay kahit sa mga ganitong uri ng hayop, asno. And then, isinakay pa niya yung isa sa kanyang mga kasamahan. Habang naglalakbay sila, sinabi ni Propeta Muhammad, dito kay Mu'ad, Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibad? Sabi niya Mu'ad, alam mo ba kung ano ang karapatan ng Diyos mula sa kanyang mga nilikha ni Allah? Sa kanyang mga nilikha? Sabi niya, wa ma haqqul ibad Allah? At ano daw ang karapatan nating mga tao sa Diyos? Ano ang karapatan ng Diyos mula sa atin? At ano ang karapatan natin sa Diyos? Sabi ni Mu'ad, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Si Allah po at ang sugo niya ang nakakaalam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Isa lang ang karapatan na hinihingi ng Diyos mula sa atin, wala nang iba. Sabi ni Propeta Muhammad, ang karapatan ng Diyos mula sa kanyang mga alipin ay sambahin lamang siya na mag-isa at huwag silang magtatambad sa kanya ng anuman. At karapatan nating mga alipin na kapag sinamba natin si Allah na siya lang mag-isa na hindi niya tayo paparusahan sa impyerno. Hindi na tayo papasok sa impyerno. Nakita niyo po yung reward, yung gantimpala ng tunay at wagas na pagsamba sa Diyos. Walang ibang gantimpala kundi ang pagpasok sa paraiso. Sabi ni Mu'ad, Ya Rasulullah, hindi ko ba... Gusto niyo po ba na ibalita ko ito sa mga tao? Sabi nung sahaba, nung kasamahan ni Propeta Muhammad, Ya Rasulullah, ganun lang po kadali ang pagpasok sa paraiso? Ganun lang po ba kadali na matamo ang awa ng Diyos?
Ganun lang ba kadali para tayo ay mailayo sa akwin ng impyerno? Ibigay lang natin yung karapatan ni Allah. Yes, sabi ni Propeta Muhammad. Sabi nung sahaba, gusto niyo po ba na ipamalita ko ito sa mga tao? Sabi niya, wag. La tumashiruhum fayatakalu, fayatakilu. Sabi niya, wag mong sabihin, itago mo lang, ilihim mo lang, sa'yo mo lang ito sinabi. Hayaan mong sila ay gumawa. Ibig sabihin ni Propeta Muhammad, kasi baka doon tumasa lang yung mga tao, eh. Naintindihan niyo po? Then iwanan na nila yung paggawa. Ay, parang ganito yan eh. Ganun na pala yung pagpasok sa paraiso. Maniwala ka lang at sumampalataya ka lang sa nag-iisang Diyos na si Allah, tapos na. Kahit hindi ka magsala, kahit uminom ka ng ala, kahit na hindi ka mag-ayuno, kahit na mga lunya ka, hindi po yun yung tinutukoy. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, kaya lang, dito gusto niyo ipakita kung gaano kahalaga at ano yung napakalaking bagay na idudulot sa inyo ng tamang pananampalataya natin sa Diyos. Pag tama yung pananampalataya natin sa Diyos, lahat ng pagsamba na gagawin natin ay magiging tama at katanggap-tanggap. At kung tayo man ay magkakamali o magkakasala, dahil tama naman yung ating sinasamba, papatawarin tayo ni Allah, igagawin niya sa atin yung kanyang paumanhin at ibibigay niya sa atin yung kanyang awa. Kayo po, bilang mga asawa at mga magulang, o kahit na naman yung status niyo sa buhay, may karapatan kayo mula sa inyong mga magulang. At kayo kung magulang, may karapatan kayo mula sa inyong mga anak. Kung kayo ay mag-asawa, may karapatan kayo mula sa inyong mga asawa. Nakikita niyo po ba kung hindi ibinibigay ng asawa niyo yung karapatan niyo, ano yung mararamdaman niyo po? Nakikita niyo ba kung hindi ibinibigay ng magulang niyo yung karapatan niyo bilang anak? O yung ngayong karapatan niyo bilang magulang mula sa inyong mga anak? Natural, hindi kayo matutuwa. Ganun din naman si Allah. Okay, break na po tayo muna. Hanggang dito na lang muna. At itutuloy natin sa iba para ating pag-aaral. So mga minamahal pa din sa pananampalataya, nag-aano na po rito. I-break lang po muna namin sa mga susunod na araw hanggang sa mga susunod pa natin pag-aaral po, samahan niyo po ulit kami. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna. Barakallahu fikum. Masallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala ko may nakasinding aircon, ba't hindi nakatabig ka pa? Mga ka-alien! Sabi ni ama namin, sumasabi ko siya.